Magandang-magandang araw po muli sa inyo, sa lahat ng mga naka-tune in at nakikinig ng salita ng Diyos. Ito po ang pangako para sa inyo. Luke 11:28, "But he said, more than that, blessed are those who hear the word of God and keep it." So ngayon pa lang ay pinagpala ka na dahil nakikinig ka ng word of God. At syempre, pagkatapos pakinggan, gawin naman ito. All right, so what is the word of God for today? Matatagpuan po natin sa 7:7 ni Mateo. Mateo 7:7, "Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan." Matthew 7:7, "Ask and it shall be given to you. Seek and you will find. Knock and it will be opened to you." Humingi. Masama ba ang humingi? Aba, hindi. Sinabi ito ni Jesus, "Humingi kayo at kayo'y bibigyan." Ang simple, ano? Humingi ka lang at ikaw ay bibigyan. May kulang ba sa buhay mo ngayon? Abay, humingi lang. Lord, pengi naman. Humanap. May nawawala ba sa iyo, kaibigan? Sabi ni Jesus, "Humanap kayo at kayo'y makakatagpo." Ang simple, ano? Hanapin mo lang at matatagpuan mo. Oops! Huwag po muna ninyong hanapin ang nawawala ninyong papeles, sentimo o gamit. Mamaya na po ha, patapusin niyo muna ako. Kumatok. May nakasarado bang opportunity sa'yo? Laging walang mapasukan. Laging closed doors. Walang lusutan. Rejected. Walang nagwi-welcome. Anong sabi ni Jesus? Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Ang simple, ano? Kumatok ka lang at ikaw ay pagbubuksan. Ang tanong, kanino ka hihingi? Sino ang hahanapin mo? At saan ka kakatok? Alam niyo po, napakaganda ng Matthew 7:7. Pero pwede po ba na tumuloy na tayo sa 7:11? Marami tayong makukuha dito. Ituloy natin ang pagbabasa. Verse 8. "Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap, ang bawat humahanap ay makakatagpo, at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan." Take note sa word na bawat. Ibig sabihin, kahit na sino ka man, anong uri kang tao, pag humingi ka, naghanap ka, at kumatok ka, siguradong sigurado mapagbibigyan ka, makakahanap ka, at pagbubuksan ka. Verses 9 and 10. "Bibigyan ba ninyo ng bato ang inyong anak kapag siya'y humihingi ng tinapay? Bibigyan ba ninyo siya ng ahas kapag siya'y humihingi ng isda?" Of course not! Pagbibigyan mo nga ang anak mo, gusto mo malambot at masarap na tinapay. At kung isda naman ay yung boneless, walang tinik ang ibibigay mo. "How could I give a stone or snake to my son?" Di ba mga magulang, tama ba o hindi? O ito na ang 7:11. Verse 11, "Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong ama na nasa langit? Bibigyan niya ng mabubuting bagay ang sinumang humihingi sa kanya." Matthew 7:11, "If you then, being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father who is in heaven give good things to those who ask him?" My brothers and sisters, let these words minister to you. Our Father who is in heaven is a giver of good gifts and good things to those who ask him. Ang meaning na ng ask ay A is for asking, S is for seeking, K is for knocking, or ask, seek, and knock. Humingi sa Diyos. Hanapin siya at ang kalooban niya. Kumatok ka sa pintuan at hindi ka niya itataboy. Iwi-welcome ka niya. Lahat ng blessings, lahat ng good gifts, lahat ng good things, name it, ipagkakaloob niya.
Marami tayong kinakaharap ngayong unprecedented and perilous times. Kung paniniwalaan lahat ng mga balita, our faith may be shaken. Eh kung nagtaas ng presyo ang itlog, umabot ng 15 pesos ang isa, sabi ng balita, eh di wow! Hihingi ako kay Lord ng pambili ng itlog o kaya ng poultry business para sagana na ako, makakatulong pa ako sa nakakarami. May word of God kasi eh, may pangako ang Diyos. He will provide, He will supply, He will give good things to those who ask Him. Kaya, hindi na dapat tayo mangamba. Tayo po ay manalangin. Ang bait mo talaga, Lord. Napakabait mo talaga. Tinuturuan mo kami upang magtagumpay sa mundong ibabaw dahil alam mo na kami mga strangers and pilgrims lang dito sa planet Earth. Kaya sinusuplayan mo kami ng lahat ng aming mga pangangailangan. Humingi lang kami sa iyo at ibibigay mo. Salamat po aming Ama sa langit. Hindi mo kami pinapabayaan. Hindi ka nagpapabaya at di ka nang iiwan. Laging bukas ang pagpapala para sa amin. All we need is to ask. Kaya ngayon, Panginoon, humihingi kami sa iyo. Lord, humihingi po kami. Sige po, hingin po ninyo kung ano yung nais niyong hilingin sa Panginoon. At O Diyos, sa lahat ng mga kahilingan po namin, salamat sa kasagutan. Salamat po O Diyos, salamat sa kasagutan ng lahat ng aming hinihiling. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Bago po tayo magtapos, may isi-share lang po ako ng konti tungkol sa paghingi. May hiningi po ako na favor sa isang tao. Pinagbigyan niya ako. Hindi naman masama ang humingi sa tao. Siguraduhin lang na mabuti ang intention mo. Humingi muna kay Lord. Then, bahala na si Lord na gumamit ng tao para matugunan ang pangangailangan mo. Ano naman ang hinihiling mo patungkol sa health mo ngayon? Nutrition month ngayong Hulyo. Baka naman gusto mo baguhin ang eating lifestyle mo. Humingi kay Lord ng wisdom para maitama ang ating new normal nutrition. Humingi tayo kay Lord ng lakas, kagalingan at pagpipigil sa sarili. Humingi tayo ng pagkain sa araw-araw para sa ating mabuting nutrition. Sabi nga sa Lord's Prayer, "Give us this day our daily bread." Maganda siguro kung sabay nating hilingin ito. Our Father who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not lead us to the test, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. Have a happy and healthy Monday, mga kapatid. Salamat po. God bless us all.